Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano nag-i-install ng bagong hydraulic brake calipers. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang sabihin na pwede tayong magpalit ng brake levers lang or ng brake calipers lang as long as compatible sila sa isa't isa. Kailangan natin ng Allen wrench, vice grip, torque wrench, hose cutter, just in case na kailangan natin magputol ng brake hose, bleed kit, at syempre, mga hose fittings. Yung unang step na kailangan natin gawin is tanggalin yung brake caliper sa frame. So, luluwagan natin yung dalawang bolt na nag-hold sa kanya sa frame. Sa case ko, yung brake pads na nakalagay dito sa caliper na to is bago pa. So ang gagawin ko is kukunin ko yung brake pads na nakakabit dito, tapos yung brake pad na nakalagay dun sa bagong caliper is itatago ko para yun na yung gagamitin kong spares. So ngayon tatanggalin ko yung safety pin. Okay. Then tatanggalin ko yung brake pads. Okay. Ngayon, natanggal na natin yung brake caliper sa frame. Ang gagawin naman natin ngayon is tatanggalin naman natin yung cable or yung hose na tinatawag natin. So, hindi siya cable. Brake hose siya. Brake hose. Okay, so ito yung nag-hold sa mga brake hose natin. So, meron pa dapat isa. Ito. So, ang gamit ko lang dito is yung flathead na screwdriver para matanggal siya. Okay. Okay, tatanggalin natin to. Tapos, tatanggal natin hanggang sa umabot tayo dun sa may handlebar. So ngayon, ang gagawin na lang natin, i-disconnect natin yung mismong brake caliper sa may brake lever. So ang gagawin natin is iuusog lang natin itong dust cap. Tapos gamit itong 8mm na flare wrench, i-disconnect natin yung cable o yung brake hose. So, disconnect natin siya. So hindi na ako mag-i-in-depth dito kasi meron na akong video yung ginawa tungkol dito. Panoorin nyo na lang. So once na natanggal nyo na yung connector bolt, ang gagawin nyo na lang is ihilahin nyo siya dahan-dahan. So dahan-dahan lang kayo kasi baka yan. Kasi baka mag-spill ng sobra yung liquid galing dun sa ano, sa brake lever. So dahan-dahanin nyo yung paghila para mas less na liquid yung lalabas, mas maganda. Okay. So, pwede nating i-reuse yung connector bolt and yung dust cap. So, ngayon mga sir, ang gagawin na lang natin is i-prepare natin yung bagong hydraulic brake caliper. So, sabi ko kanina, nagagamitin ko yung dati kong brake pad since bago pa to. So, ito yung ilalagay ko ngayon dito. Okay. Tapos, ngayon, ang pinagkaiba na lang nito mga sir is yung pin. Yung pin nung last time is may thread na nakalagay dito. So, ito ngayon, walang pin. Ito yung ginagamit niya. So, Shimano style na pin. So, kung nagtataka kayo kung ano to, itong brake caliper na gamit ko, ito ay yung Tektro TKD32 na brake caliper. So, ngayon, gagawin na lang natin is ibubuka natin yung pin for safety. Tapos, okay na to. Okay, so ngayon ayos na yun. Ang importante lang naman dito is hindi siya mauhulog. So ngayon mga sir, ang gagawin na lang natin is ikakabit natin yung brake caliper sa frame. So yun pa rin, same mounting bolt, syempre hindi naman magbabago yan. Pero as of now, hindi mo natin sisikipan. Ang gagawin lang natin is i-mount lang natin siya. So hindi muna natin siya ito torque in place. So ang gagawin lang natin is ilalagay natin siya dito. So hayaan nyo rin nagagalaw kasi mamaya i-align pa natin to. So maintain natin na gumagalaw. Okay. Okay.
Ngayon na nakakabit na yung brake caliper natin sa frame, pwede na tayo mag-route ng brake hose sa buong frame. So meron akong dalawa dito na lalagyan. Tingnan natin. So una ay dito. So tandaan nyo lang din mga sir na maglagay kayo ng konting bend dun sa ano, dun sa brake caliper nyo. Okay. Isa. So ipagpapatuloy natin to sa buong frame hanggang sa makarating tayo sa brake levers. Ngayon na nai-route na natin yung brake hose sa buong bike, ang gagawin na lang natin ngayon is isa-size natin yung brake hose para eksakto siya dun sa handlebar natin. So ang plano ko is sundan yung length ng shifter cable ko. So ito yung shifter cable ko. So ang gagawin ko is puputulan ko siya, or gagawin ko is susundan ko yung shape niya o susundan ko yung bend niya. So puputulin ko siya dito. Tapos itatest natin, kasi yung sa nakikita nyo, no, pag ginagalaw ko yung handlebar ko, kasi dapat ikakat nyo yung hose na hindi naman mahihila yung brake hose kapag lumiliko kayo, especially sa mga right-hand turns. So pag lumiliko ako dito, kita nyo naman, hindi naman siya gumagalaw. So nag-remain pa rin dito. So bali, ang gagawin natin ngayon is puputulin natin yung brake hose, tapos ipe-prepare natin yung mga fittings na dapat ilagay dito. So bago natin putulan yung hose, gagawin muna natin is ilalagay natin o ipe-prepare natin yung mga dapat na nasa loob ng hose bago natin siya putulin. So unang-una na doon yung dust cap. Pinahin yung dust cap sa loob. Lalagay din natin yung connector bolt. So ngayon, puputulin na natin yung brake hose, pero dapat siguraduhin natin na sakto yung puputulin natin na length. Tandaan natin na mayroon tayong kasabihan na measure twice, cut once. Okay? So, okay. So ngayon, dito natin siya ikakat. So ilalayo ko din sa disc brakes para sure na hindi magkaroon ng contamination. Okay, putol. Okay, so ngayon mga sir, na naputol na natin yung brake hose, ikakabit naman natin ngayon yung olive. So yung olive, pumapasok lang yan sa isang side. So kung makikita nyo to, hindi siya pumapasok. Pero pag inikot ko siya sa kabilang side, papasok yan nang walang kahit na anong problema. So ngayon, ang ilalagay naman natin is yung barb. So itong barb, so sa nakikita nyo, ilalagay natin siya sa ibabaw. So dito, ipindutin natin ng konti. So minsan, hindi mo kailangan ng tool, minsan kailangan mo ng tool. So sa part na to, parang hindi naman kailangan. Okay, so pipindutin ko na lang, kasi kaya naman eh. So kailangan flat as possible yung olive dun sa may mismong brake hose. So ngayon, itatry ko pa itong pokpokin pa para mag-lay flat siya dun sa may mismong brake hose. So mga sir, tandaan nyo lang na hindi nyo to kailangan na pokpokin ng sobra. Ang kailangan nyo lang is itap siya in place. Okay. So enough na yun. Okay. So ngayon, okay na siya. Ngayon ang gagawin natin is ilalagay natin to ng ganito. So, papasok natin yung hose. Kasama yung barb. So, nakita nyo? Yan, papasok mo siya dito. Okay. Tapos, yung connector bolt. I-screw lang natin siya in place. Okay. Untight lang muna mga sir, ha. Hindi natin kailangan dito ng ano, brute force. Okay. So once na migpit na, ibig sabihin
na yung connector bolt and yung ano, yung olive is nag-contact na. So ang gagawin natin ngayon, isisikipan natin yung connector bolt para mag-crush yung olive sa loob, and yun yung magsisilbing seal ng brake hose sa levers. Gagamitin ulit natin yung 8mm na flare wrench. Sisikipan natin. So hindi, sir, mga sir, tandaan nyo na hindi kailangan dito ng sobrang sikip. Ang kailangan lang dito is huwag mag-leak. Plus, kapag nag-brake ka, hindi tatalsik yung brake cable mo o yung brake hose mo. Bakit pa ako lagi nagsasabi ng brake cable? Nakasanayan ko na ba yung ano? So, kasi mga sir, yung ano, itong brake lever, no, pag piniga nyo yan, sobra-sobrang force yung nilalagay nandito na minsan, pag hindi nyo naigpitan yung connector bolt ng tama, yung brake cable, itong brake hose nyo is lumilipad. Tumitilapon palabas. So, sikipan nyo lang ng tama. Mararamdaman nyo din naman kapag over na. So, okay. Actually, sabi nila, 5 Newton meters to, pero ako, by feel ko na lang ginagawa. Okay. Siguro, ano pa, quarter turn pa. Hindi pa. Konting-konti pa. So ngayon, lilinisin natin yung brake caliper natin. Okay. So i-check din natin to for leaks. So para ma-check natin kung may leak or wala, ang gagawin natin is ipapump natin yung lever. So, okay. Mukhang hindi rin natin kailangan mag-bleed kasi nakita nyo naman, nag-sit in na kaagad o nag-bed in na kaagad yung brakes dun sa likod, yung brake pads ko. Wow! Grabe yung feel nito. So, grabe yung feel nitong bagong caliper. So, ngayon mga sir, ang gagawin na lang natin is i-align natin to. So, hindi na rin ako mag-i-in-depth dahil meron na akong ginawang tutorial kung paano to ina-align. So, ang gagawin na natin ngayon, sisikipan natin to. Check natin kung sumasabit or hindi. Walang kahit na anong ingay, ibig sabihin okay na. Ang kailangan na lang natin gawin ngayon ay i-torque sa 5 Newton meters, 5 to 6 Newton meters yung mga bolts. So, isa natin dito. Okay. Okay. And that's it! Kung nagustuhan mong video nito, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay nito. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion, and this is Kamote Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!